Sir, meron akong bagong kwento sa'yo. Gusto mo ba ng kwento? Kwento? Yeah! Meron tayong bagong hater sa aking page na talaga naman hindi siya tumitigil sa ako comment sa ating mga post. Alika, pakita ko sa'yo. So, ito yung page ko, no? Baka hindi nyo pa nakapollow, follow nyo na, Kupo Express. Ay, mali pala, Chigoy Gonzales. So, ayan, meron dito mga comment na talaga namang super, super matindi talaga. Para bang galit na galit sa mundo, o meron ba akong ginawang sobrang sama. Yun ang ginagawa niya ngayon sa page ko, pero hindi natin dinidelete yan. Hayaan natin siya, freedom of speech niya yun, eh, no? Pero masasakit na yung mga sinasabi niya, eh. Wala daw kaming permit, kung ano-ano, hindi daw kami nagbabayad ng ginto-ganyan. No, sige, tingnan natin. O, ito comment ni Baho mo, ilalabas ko. Shoutout sa'yo, aking number one hater. Takaw talaga, nakabili ng gamit galing sa mga ginipit na tauhan. Hindi pinapasweldo, p***. As in, pack. Lakas makamotivate, pero pa naman, ubod pa ng sinungaling manggagamit, p***. Ito palit, ang tunay na sikreto ay yung wala kang business permit. Oh my gulay, no? Sa dami kong in-apply nung January. Ito muna kayo, say hi. Ayan, dyan sila ngayon. Nag-aayos kami ng permit. Ito, Alfonso. One eternity later. Ayan, anong oras na? Mag-alas. Ito na, dito pa rin kami eh. Hihintay. Okay, dahil sobrang tagal nga ng ating pag-aayos ng mga documents dito. Dito tayo ngayon sa plaza nag-aayos. Yes. Dalawang araw na akong halos 12 oras doon. Wala daw akong business permit. Next! Mukha kang pera, agang-aga, huwag kayong papaloko sa taong to. Gigipitin lang kayo nito. Once na naging amo nyo ito, Natsu kaya't kuko ang hawak nito. Hindi lang yon, ha? Meron pa ang bus station at saka Bright Start. Kulang. At saka yung Natsuki brand lang namin yan. Okay? Mali yan, mali. DTI lang yan. Ito yung nag-post ako dahil nag-guest ako ng DTI, no? Kasi wala nga daw akong permit. Tapos makikita niya, nag-guest ako mag-talk sa DTI? What? DTI lang yan, yung permit at other docs, meron na ba? Ay, hindi ko alam, meron bang ibang docs na kailangan isama sa DTI? Parang wala naman kaming DTI, no? Kasi SEC po kami. BIR, mayor's permit, at lahat pa ng mga permit na kailangan. Huwag kayong makipartner dyan, mukhang pera lang ang taong to. Kumuha lang talaga akong pera, hindi na ako nagnegosyo. Mas madali kumita ng pera sa employment, promise. Oh, pero kung ilalagay mo ako sa pera, papayag talaga ako. Gusto ko lang isang chikoy. Real people know the value, not a money. Ulitin ko. Real people know the value of people. Real people know the value of people, not a money. Kayo nang bahalang umintindi naman. So, good luck sa'yo. Sisiraan mo lang name ng Nova Town. OMG! Alam nyo, mahilig kasi ako mag-post ng mga... tulad na Nova Town, pinost ko na nakaraan. Pinost ko rin yung iba pang mga food dingras at kung ano-ano pang mga nakakatuwang i-post, di ba? Bihirang-bihira kasi yung mga nagpo-post ng positive experiences. So tayo, syempre, alam natin ang pakiramdam ng bihira ka lang ginagano ng customer mo. Kaya, pag meron namang good service, good experience, post agad. Hindi puro negativity lang. Tapos meron pa siyang nilagay na dole. So itong tao na to, kung sino man yan, hindi natin alam kung sino talaga. Okay, matagal ko itong hindi pinapansin itong si Baho mo kasi ang baho niya. Ba't ko nang papansin yung mabaho, di ba? Pero isang beses na replyan ko to. Halika, papakita ko sa inyo yung isang beses na message ko sa kanya. Sayan natin. Hello! Isang beses lang kita i-message kasi sobrang fan na fan ka. At puno ka ng galit. Actually, punong-puno ka ng galit yun, ha? Nag-auto-correct lang. Puking daw, puking suka ba? Suka. Punong-puno ka ng galit sa mga posts ko pero di mo ginagamit para umunlad ang buhay mo. Yes, napapansin kita syempre. At kahit anong i-comment mo, hindi kita i-block. Hindi ko rin tatanggalin ang mga comments mo dahil iniipon ko yung mga yan. Siyempre, ang question lang naman kasi dito, sino ba yung magpapadole sa akin? At alam namin kung sino ka. Kunwari lang yun. Hindi ko talaga alam kung sino ka. Kaya sana mag-materialize yung dole mo para mas lantad ang mga tirada mo at di ka nagtatago sa fake account. Huwag kang mag-alala, marami pa akong achievements sa mga kita mo sa page. Sunod-sunod yan. Kasi diba, marami siyang reklamo sa mga ginagawa ko eh. Anong abuso yan, ha? Nagmamaltrato yan. Hindi pa mas maganda sana kung yung paninira mo ay inilaan mo na lang na oras para gumanda ang buhay mo. Maling bagay pinaglalaanan mo ng panahon. Paano ka unlad sa buhay niyan? Yun lang sabi sa kanya. Good luck daw. Ito naman ang ginawa niya after ko siya message. Sabi niya, message ka pa eh parang hindi inalila ang mga atauhan. Mas madami pa rin ko na talaga akong matututunan sa kanya. Boy, kung ano ako ngayon dahil kay self-infused. Sa nakikita kong pagsisipag niya, balang araw magiging ganun din ako. Para sa akin, dahil tulong ng trabaho na to, tsaka Mr. Chigoy. Salamat, pag-tendok mo ako dito. Maraming salamat sa mga naitulong niyo sa akin, sa mga natutulungan niyo sa paligid niyo.
Grabe. Alilang-alila pala mga tao ko dito, no? Tapos, hindi pinapaahod. Hindi hinuhulog benefits, mangangako pero hindi totoo pa rin. Sisirain ka kesa nagnakaw ka para hindi ka pasahurin. Sahod mo na nga, pinapahirapan ka pa. Makuha sahod mo. Iche-check ni... Ah, sorry po, kung gano'n ang process namin, ano, kasi ang final pay talaga namin, eh, puro check-in lahat. And malalaman natin sa mga susunod na part kung sino nga ba si Baho mo. Dahil pag nag-materialize ang dole niyan, malamang lalabas ang pangalan niya. One eternity later. And boom, welcome back, guys! Alam niyo ba na dumating na nga itong letter na to at hulaan niyo kung saan to galing. Tama ka, pare ko, eh! Galing to sa dole, pambihira. Dumating na ang Department of Labor and Employment. Sumbong-sumbong kay bonggam-bonggam-bonggam. So malalaman natin yun. Basahin natin. In the matter of request for assistance of Miss Blank Blank. Hindi ko muna siya papangalanan. Pero mamaya makikita niyo ang mga clues natin kasi meron tayong Blue's Clues around the video. From Silang Cavite ang requesting party. So wala tayong magagawa dyan. Bunyeg na kung sino ka. At naka-address pa sa Natsuki. FYI, ang Natsuki is just a brand. It's not a company. It's not a corporation. Ibig sabihin, ito ay someone na hindi tumagal sa amin para hindi niya malaman man lang. Actually, nasa contract naman yung pangalan ng company namin. Pagka-receive na pagka-receive ko ng letter, feeling ko kasi nagte-texto si Dole or nagno-notify sila or something pag na-receive na yung letter. Ito ang chat niya. Sabi niya, kumusta? See you sa Dole. Ha ha ha. Talagang may pagkatanga ito. So ibig sabihin na lang na siya talaga yung nandoon sa Dole report. Kung sino nag-report, diba? Pagkatapos, syempre, nireplyan ko siya. At ang nireply ko ay yung video recording namin ng usapan namin noong sinasabi ko sa kanya kung anong dahilan kung bakit ko siya tinerminate. At sabi ko sa kanya, thank you for inviting me. Tapos dun, nagsimula na siyang magwala talaga. As in, sobrang dami na niyang comment. Grabe, sobrang gigil niya, nakalimutan niya, nagpapanggap siya, no? So according dito, further details niya, siya ay female, 33 years old. Casual employee daw siya. Pero, alam niyo ba na ang taong ito ay 6 days lang pumasok? Trainee lang siya. 6 days pumasok, 2 beses absent. Tanga talaga. Ito pa matindi, follower ko siya. Nanonood talaga siya sa mga YouTube vlog ko, sir. Kasi nagko-comment siya about doon sa 5M daw na utang ko, eh. Hindi niya alam, 700k na lang ata ngayon yan. So, sa susunod na video, yan ang pag-uusapan natin. Kung paano ko nga ba, napababa na napababa ang ating loans mula sa 4.7 million patungo sa almost 700,000 na lang. Nasabi ko na ba sa inyo kung bakit namin siya tinanggal? Hindi pa. Pero later, I will let you know. So, ang tao na to ay isa sa mga tinanggal namin empleyado. At ang sabi niya dito, ang dahilan daw kung bakit ko siya tinanggal ay... May sakit po ako at absent po. And ngayon, chinat po ako na may emergency daw po at bumabag sa policy nila at tanggal na daw po ako. So basically, ang report niya ay illegal dismissal ng trainee na 6 days. What? At syempre, may pirma yun. Tinanggap naman. So, pag-usapan na natin ang mga katotohanan sa kaso ng tao na ito. Una sa lahat, trainee pa lang siya, 6 days pa lang. At syempre, nakalagay sa trainee na sagot namin lahat, papakainin namin siya, walang bayad lahat yun. Pero hindi ibig sabihin nun, empleyado na siya. At pwede namin siya tanggalin kapag hindi siya pumasa. According sa trainers niya, meron siyang 2 trainers na kasama. At syempre, kung hindi siya papasa sa performance evaluation. Basically, ang nangyari ay natatakot yung 2 niyang kasama sa kanya. They expressed their fear na kasama siya. Actually, ako din sa sobrang liit na interaction ko with her, binantaan niya pa ako na, "Sir, hindi po ako pwede magkaroon ng lalaking kasama ha, kasi magkakagulo po dito." Like, what? Ano sinasabi mo? Ako, dapat mag-adjust na hindi ka pwede lagyan ng kasama na lalaki dahil hindi mo kaya pigilan yung apo mo. Diba? Problema ba ng employer yon? And then, ang report ng 2, yung isa, "Sir, hindi talaga pakinginanod ko dito, hindi siya okay kasama. Sobrang dal-dal, hindi mo pagkatiwalaan." Yung isa naman nasabi, eto yung report, "Sir, yung french fries natin na binibigay sa customer, binabawasan niya at inuuwi." Kung ikaw bilang isang employer, anong gagawin mo kapag nalaman mo from 2 or more people pa na yung tao, yung bagong hinara mo dito, nagnanakaw pala? Siyempre, puprotektahan mo, di ba, yung mga empleyado mo? Aalisin mo agad yung may threat doon. May threat sa mga kasama. Kasi first time nilang nag-report sa akin ng ganun. Yun ang totoong basis kung bakit namin siya tinanggal. At galit na galit siya, bakit daw namin siya tatanggalin para sa kapirasong french fries? Ang sinabi ko talaga sa kanya, yung customer natin ay nagreklamo na nabawasan, totoo bang kinuha mo yung mga french fries? At siyempre, ang sagot niya, "Sir, konti lang naman yung kinuha kasi natatapon sa gilid." Bakit mo kukunin yun? Isa dyang ganun yun. Yun yung goal.
Diba? Para ma-appreciate yung customer na sobra-sobra yung binibigay sa kanya, so bakit mo babawasan? Basically, inamin niya na kinukuha niya ngayon mga fries na sobra lang doon sa mga sinaserve namin. Inamin naman lahat. At least meron kaming document sa video, meron pa kaming papel na quit claim na nagsasabing okay lahat, maayos lahat ang paghihiwalay natin. Pagkatapos biglang meron ganito. So notice of conference to the owner of Natsuki. In connection to the above entitled request, you are ordered to appear face-to-face in a conciliation conference before the undersigned. Grabe ang istorbong ginawa na to, no? Pero syempre, pupuntahan natin yan. Because we're always open for new learnings, new experiences, new problems, no problems. Pupuntahan talaga natin yan. Anyway, intayin na lang natin ang October 6 at i-update ko sa inyo kung paano nyo nga ba mapoprotektahan ang mga sarili nyo sa mga ganitong klaseng tao. So sa susunod na video, yan ang pag-uusapan natin. So para sa'yo, Miss Baho mo, aamuin na lang kita pag nagkita tayo. One eternity later. So ready na tayo, no? Meron tayo dito mga documents. Dadalhin natin ngayon yan sa Dolly. So dapat, para ready tayo, ay kompleto ang mga dokumento. May mga dahilan, may mga reason, ano? Para kompleto. Actually, kaya lang ako pupunta ngayon dahil gusto ko talagang itanong sa kanila, sa Dole, kung paano po ba namin mapoproteksyonan ang mga sarili namin sa mga taong katulad niyan na gusto lang manggulo. Alam ko sigurado ko na napakarami kong mga pare ko at mare ko na may the same na problema. Sana mabigyan nila tayo ng sagot at gusto kong i-share talaga sa inyo para mabawasan yung mga katulad kong small entrepreneur lang na inaabuso ng mga empleyado. Let's go! Okay, nandito na nga tayo. Ready na ba kayo? Kasi magpapatulong po ako ngayon sa Dole. Magre-reklamo po ako ng pasaway kong empleyado. Ay, mali. Wala pa tayong kampi dito, no? Let's go. Nandito nga ako sa Dole ngayon para magreklamo ng empleyado. Este, mali. Dahil nireklamo ko ng isang empleyado. So, another exciting na kwento na naman. Tara! Buntik ka nang naputulan. May pustahan kami ng ating videographer. Ano pustahan natin, sir? Kapag dumating yung nagre-reklamo, puputulin na ako. Putol yan! Eh, hindi dumating. So matapos nga ang isa't kalahating oras ng paghihintay, walang dumating. Di ko alam kung bakit, pero at least nandun tayo, maagang maaga pa lang. At sa dami ng oras na tinigil ko doon, grabe ang mga natutunan ko kay Sir Ruben. At Sir Ruben, maraming salamat sa mga tips mo ngayon dahil isishare ko ngayon yan sa mga pare ko ito. Let's go! At yun na nga ang mga nangyayari, mga pare ko at mare ko. Nakilala ko na kung sino si Baho mo, tinawagan siya ng officer doon. Sabi, inuurong na daw niya kung ano man ang reklamo niya. At close na yon at hindi na uulit yon. Pero dahil sa experience nito, ay napakarami ko talagang natutunan na talaga namang gustong-gusto kong i-share sa inyo, mga pare ko at mare ko. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin dito sa ating Entrep Diaries. Ako nga pala ulit si Chikoy Gonzales, isa akong micro-entrepreneur na nakabase dito sa Cavite. Hindi pa ako successful, pero araw-araw nagsisikap tayo at i-share ko sa inyo ang katotohanan sa pagpapatakbo ng maliit na negosyo. See you again on the next video vlog. Bye!